babala ng Polo Dubai or ng MWO Migrant Workers Office dito sa Dubai para sa mga OFW na nagbabalak na magpasa ng Pekeng dokumento o kaya naman ng Pekeng ticket para makapag-verify ng kontrata. Pwede kayong mapatawan ng kasong kriminal at ma-disqualify bilang isang OFW. May mga OFW kasi dito sa Polo Dubai ang nagpakita o nagpasa ng Pekeng ticket para makapasok at makapag-verify ng kanilang kontrata. Ito guys yung dummy ticket na pwede nyong makuha or mabili sa mga travel agency. Pinaalalahanan ng Philippine Migrant Workers Office sa Dubai ang mga Filipino expatriates na uwi ngayong summer na huwag kumuha ng bugos airline ticket upang lagpasan ang online appointment para sa pagkuha ng OEC o Overseas Employment Certificate. Ayon kay Philippine Labor Attaché John Rayo Aceveda Bautista, may ilang Pilipino umano ang nahuling nagpapakita ng peke o tampered airline ticket upang makapasok sa MWO para ma-verify ang kanilang mga kontrata sa pagtatrabaho. Anya, ito ay isang paglabag na may kaukulang parusa. Ito rin anya ay isang uri ng maling representasyon na maaaring isampa sa isang manggagawa. Maaari rin itong maging kasong kriminal para sa falsifikasyon ng dokumento. Ang pag-verify ng kontrata sa trabaho ay isang paunang kinakailangan upang makakuha ng OEC na nagsisilbing exit pass at dokumentong nagpapatunay sa regularidad ng recruitment at pagtatrabaho ng isang overseas Filipino workers. Bilang karagdagan sa pagpapakita ng isang na-verify na kontrata, pasaporte at visa, ang isang nakumpirma na ticket sa eroplano ay kinakailangan para sa isang appointment only na transaksyon upang makakuha ng isang OEC sa MWO. Pagkatapos ay maaari silang mag-apply para sa isang OEC sa Pilipinas bago bumalik sa UAE. Para sa contract verification, maaaring isumite ng mga OFW ang kanilang mga requirements online tuwing Lunes mula alas 8 ng umaga na mayroong 500 hanggang 600 na slots. Ang OEC ay kinakailangan para sa lahat ng OFW bago sila makabalik sa trabaho sa ibang bansa dahil ito ay nagpapatunay sa pagiging regular ng kanilang recruitment at dokumentasyon. Kaya guys, huwag kayong maglalakas loob na gawin yan. Dahil hindi lang batas sa Pilipinas ang pwede niyong kaharapin. Dahil kahit dito sa UAE ay kasong kriminal ang pagpalsipika ng mga dokumento or tinatawag na falsification of documents. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana naging babala sa inyo ang video na ito. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time!